Tumila po ng isang ground handling agent ng Macro Asia Company dahil sa pagtama ng kidlat sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Kinilalang biktima na si Joel Arejola, 30 taong gulang. 6:58 ng gabi ng Martes na magabiso ang Weather Bureau ng Lightning Red Alert sa paliparan para pansamantalang patigilin ang pagpapalipad sa mga eroplano sa terminal alinsunod sa naunang abiso. Nag-a-assist daw si Arejola ng Philippine Airlines Flight PR-116 na naghahanda ng lumipad papuntang Vancouver, Canada nang tumama ang kidlat. Naging sanhi rin ang kidlat ng pagkakaalis ng ground power unit sa aircraft. Isa hong papalis ng aeroplano at it was about to push back. Pero pagdating ng alas 6:58, 5 minuto after na declare ho yung red alert, meron ho tayong reported na tinamaan. While the ground staff of ground handling was removing the cable of the ground power unit, kasi kailangan mayroong ground power unit ng habang nasa ground. Nung tinatanggal ho, nagkaroon ho ng insidente at natumila po no. Agad namang dinala si Arejola sa NAIA Medical Clinic para check-up. Nagtamo ito ng abrasion sa kaliwang binti. Ayon kay Monreal, nagbibigay sila ng abiso para sa kabutihan hindi lamang ng mga pasero, gayon din para sa kanilang mga tauhan. That's basically the reason why we're implementing this warning, the lightning red alert. To ensure that the workers specifically are safe because they're pre-warned and forewarned because of these incidents that are coming. Samantala, kung remedyo sa mga delays dulot ng lightning red alert ang tatanungin, tugon dito ni Transportation Secretary Tugade. At this time wala ho, kasi protocol ng PAGASA yan eh, yung red lightning alert. May protocol sila dyan na pag inisyo nila yan, dapat ibaba mo, huwag mong pagalawin. At kung kailan ka mag-uumpisa, PAGASA rin ho ang mandato dyan. Ace Cruz, Newslight.